ipapakita ko sa inyo yung mga libreng asset na lagi kong ginagamit sa mga projects ko. Huwag na natin patagalin pa at umpisa na natin to. Unang asset na ipapakita ko sa inyo ay ang Gridbox Prototype Materials. Maganda itong gamitin kapag nagle-layout kayo ng level design sa game nyo. Napakadali lang nitong gamitin. Dito sa Unity, import lang natin yung package. Mag-create lang ako ng simpleng cube. Tapos para malagyan ng material to, punta lang tayo dito sa third party. Tapos dito sa materials, select lang natin yung render pipeline na gamit natin. Tapos marami ditong kulay na pagpipilian. Drag lang natin ito sa cube para mapalitan yung kulay. As simple as that, pwede na tayong gumawa ng level design. Next up sa list natin, meron tayong modular first person controller. Maganda ito kapag gusto mo ng mabilis ang prototype para sa game mo. Dito sa Unity, import lang natin yung package tapos dito sa loob ng first person modular controller, merong prefab dito. Drag lang natin ito sa Unity, pataasin lang natin ito. Pag pinilay na natin, meron agad tayong first person controller. Pwede na tayong mag-walk, run, crouch, zoom, at jump. At ang kagandahan rin sa asset na to ay rigid body based yung controller. Kaya pwede tayong mag-interact sa mga rigid body object. Sunod na asset, meron tayong adjust pivot. Maganda ito para ma-adjust mo yung pivot ng game object ng mabilisan. Normally kasi, kailangan mo pa gumawa ng empty object, kailangan pareho yung position ng graphics pati yung empty object, tapos gagawin natin children yung graphics, tsaka natin pwedeng i-move to hanggang sa umayos yung pivot. Maraming step pa ang kailangan para sa simpleng functionality. Pero sa asset na to, kapag in-import natin, punta tayo dito sa window, adjust pivot, tapos ilagay lang natin to sa gilid. Ang kailangan lang natin gawin dito is gagawa tayo ng empty object sa loob ng cube. Pinangalan ko lang tong pivot. Tapos ilagay lang natin to kung saan magiging pivot ng cube. Kapag okay na, dito sa adjust pivot window, pag pinindot natin to, ma-adjust na yung pivot ng parent natin. And make sure na i-offset din natin yung collider. Next up, meron tayong naughty attributes. Maganda ito kapag hindi kayo marunong gumawa ng custom editor dahil pwede nyong i-design yung mga variable nyo sa inspector at meron din silang magandang documentation para matulungan kayo. Dito sa Unity, ito yung project namin sa Tina. Dito sa inspector, kung makikita nyo, naka-organize lahat ng variable ko sa box group. Tsaka meron din akong variable na lalabas lang kapag chinek natin yung checkbox. Tsaka meron din akong variable dito na naka-read only lang. Sa simpleng asset na to, na-organize ko yung inspector para mas mapadali yung pagde-develop ng game. Dito sa code, para sa box group, ginagamitan ko lang siya ng box group attribute. Kapag pumunta tayo dito sa interactable script ko, ginagamit ko tong show if attribute para lalabas lang yung variable na to sa inspector kapag true yung enable interaction duration. Make sure nagagamit tayo ng string. Tapos, para gawing read-only yung variable, pwede nyong gamitin yung read-only attribute. Napakarami pang iba't ibang attributes ang asset na to. Make sure na i-check nyo yung documentation para makita nyo kung paano to gamitin. Next up, meron tayong serialized dictionary. Maganda ito kapag gusto nyo ma-visualize yung dictionary nyo. Dito ulit sa tayo na project namin, dito sa task manager, pag pinilay natin, makikita natin yung dictionary in action. Sa left, meron tayong key, tapos sa right, meron tayong value. Dito sa code, imbis na normal dictionary ang gagamitin natin, ginagamit natin yung serialized dictionary. Pag tinanggal natin yung read-only, pwede rin nating i-edit to. Kapag marami tayong conflict, pwede tayong pumunta dito sa tatlong tuldok, tapos pindutin natin yung remove conflict para matanggal yung magkakaparehong key. Next sa list natin, meron tayong ink unity integration. Mahalagang asset to kapag gagawa kayo ng some kind of dialogue or story sa laro ninyo. Dito sa hotel guarding project namin, kada interactable, meron akong dialogue dito kapag in-interact mo. Kapag in-open natin tong ink file, meron akong ginagamit na external tool para ma-edit yung dialogue or yung story ng game. Pwede nyo i-download ito sa website nila, lagay ko yung link sa description. Kung makikita nyo, ito yung nakasulat sa dialogue. Pero mas makikita pa natin yung kagandahan ng ink kapag titignan natin yung mas maraming dialogue. Kaya tignan natin yung usap ng player at kay adjutor, medyo overwhelming to. Pero madali lang to. Sa taas, nag-define lang ako ng variable para sa kausap natin. Siya si adjutor. Tapos kung makikita nyo itong asterisk,
Ito yung ginagamit sa ink kapag gagawa ka ng choices. Pag pinindot natin yung yes, I am, pupunta siya sa next phrase. Itong symbol na to, parang function lang to. Tapos kapag pinindot niya yung no, you got the wrong person, pupunta siya sa no function. Kung makikita nyo dito sa right, pwede natin i-test dito bago natin ilagay sa Unity. Pagtapos na yung dialogue, meron akong tag dito na end dialogue. Importante ito sa code para malaman natin kung nag-end na ba yung dialogue. Dito sa code, ini-iterate ko lang lahat ng tag sa story, tapos sinicheck ko lang kapag end dialogue na ang nakalagay. Kapag true, kinocall ko lang yung end story function. Kapag pinili natin to, kung makikita nyo, ito yung dialogue in action. Tsaka kapag gusto mo pang pahabain yung kwento, pwede natin gawin yan. Kaya naglagay lang ako ng panibagong choice para makita nyo. Bago natin i-play, right-click lang natin dito, tapos i-recompile lang natin yung ink. Pag pinili na natin, meron ng panibagong choices ng player. Sobrang straightforward lang nitong asset ito kapag gagawa kayo ng story sa game ninyo. Kaya nire-recommendan kong gamitin nyo din ito. Next up, meron tayong Graphy Ultimate FPS Counter. Maganda to kapag gusto mong i-check yung frame rate ng game ninyo. Dito sa Unity, import lang natin yung asset tapos drag lang natin yung Graphy prefab sa hierarchy. At wala na kayong gagawin. Hit lang natin yung play, kung makikita nyo, meron na tayong FPS counter. Pwede rin natin palitan yung mga settings nito, gaya nitong enable on startup. Kapag in-uncheck natin to, di na siya magpapakita on start. Sunod, meron tayong in-game debug console. Maganda to pag meron kayong mga command na gagawin sa laro ninyo or kapag gusto nyong makita kapag merong error ang game ninyo kapag nakabuild na. Dito sa Unity, kung makikita nyo, pwede tayong mag-type ng command. For example, kapag na-build nyo na yung game nyo tapos gusto nyong baguhin yung speed ng player, pwede nyong gawin dito sa command. Maganda tong asset na to for debug purposes. Next, meron tayong Do Twin. Sobrang halaga nitong asset para sa akin at lagi ko itong ginagamit sa mga laro ko. Pwede kayong mag-animate ng UI, objects at marami pang iba. For example, sa game namin Tyna, ginagamit ko yung Twin para i-open yung door. Pwede natin baguhin yung duration at yung ease ng pinto para mas natural yung animation without using animator controller. Dito sa code, gumagamit lang ako ng transform.doLocalRotate. Sunod, meron tayong Unity Terrain URP Demo. Unity official ang may gawa ng asset na to. Dito, meron tayong mga tree, rocks, grass, at meron ding water sa demo na to. Dito sa Tyna project ulit, gumawa lang ako ng simpleng environment design gamit ang asset na to. Tapos dito sa tubig, pwede rin natin baguhin ang mga attributes nito. At kung makikita nyo, animated din yung grass pati yung mga puno. Pinakahuling asset sa listahan ko ay yung prefab placer. Mahalaga ito kapag gusto nyong i-place yung mga prefab nyo randomly sa level nyo para mas maging natural yung itsura. Dito ulit sa Tyna project, kailangan lang natin gawin is pumunta dito sa tools, random prefab placer, tapos itong RPP brush tool. Dahil meron na ako nito, i-delete ko lang to. Tapos dito sa inspector, kapag pindot natin tong static, tapos pindutin natin tong edit brush, kumikit nyo, pwede na tayong maglagay ng prefab sa loob. Kapag nakapili na kayo ng prefab, balik lang tayo dito sa draw mode. Make sure na naka-open yung gizmos nyo para makita nyo yung bilog. Tapos pwede din natin baguhin yung brush size. Kung makita nyo, random na nag-i-spawn yung mga rocks sa scene natin. Ayan lang lahat ng importanteng asset sa listahan ko ngayon. Pero kapag nakahanap ulit ako ng panibagong useful asset, gagawa ulit ako ng ganitong video para mapakita ko sa inyo. Hanggang sa muli, kita-kita na lang ulit tayo sa next video.